Then, ikabitin natin ang ating spring. Ito ang ating clutch spring. Etong mahabang tenga, dito yan sa kabilang side. Then, yung maiksing tenga, doon naman sa kabila. So, tatlong piraso yan, oh. Yan. Una natin isasabit yung mahabang tenga. Then, next na yung maiksi. Parang ganito. Gamitan daw ng gantong tool. So, sige, pagbigyan. Ayan. Pang snap ring. Pero ako, daddy's finger talaga tayo. Ayan, oh. Pakita ko sa inyo. Di ba't napakadali? Daddy's finger lang. Nice na, di ba? Then, itong plate na ito, pukpukin lang natin, no? Huwag sobra, yung sapat lang, yung lalabas lang yung kanal. Pag lumabas na yung kanal, okay na yan. Ilagay na natin yung mga lock. Tatlong piraso yan. Make sure na mahigpit, no? Dapat mahigpit yung lock natin. Yan, naikabit na natin ang tatlong piraso. Then, double check lang tayo. Okay, nasa ka na lahat. Pasok na. Then, ito naman ay gagrasahan natin ang ating stick bearing. Yan, haguran lang natin ng grasa. Huwag yung punong-puno, yung halos malunod. Then, patakan natin ng konting langis. Yan. So, ba't ba natin ginagawa yan? Dahil ang grasa ho na ginamit ko dito ay hindi siya high temp. Kaya pinapatakan ko siya ng langis para hindi siya tumigas. Ito kasi ang sisira dyan, no? Pag yung grasa na ginamit nyo ay hindi high temp, syempre, itigas sa loob, yan ang sisira doon sa torque drive nyo. Sa mga moving parts, katulad nito, moving yan, rotating parts yan, itong ating bearing. So, papatakan natin ng konting langis para hindi tumigas, okay? Then, ilagay na natin itong ating o-ring. Unahin natin yung malaki. Sagad hanggang ilalim. Yan. Para hindi lumabas yung mga grasa-grasa, no? Yan, dapat yung o-ring nyo goods. Goods condition, no? With S, goods condition. Then, after that, eto na naman tayo sa pag-grasa, no? Sana nakapanood ulit, no? Sana nakapanood, gantong-ganto yung ginawa ni Popoy. Nilagyan ng grasa yon. Cut video kasi yung para umiksi. Para naman yung sa mga reklamador na sobrang haba daw ng video. No? Pinutol ko na para umiksi. Ganto yung ginawa niya. No? After nyan, lalagyan din natin yung labas. Itong ibabaw, no? Sa mga lintik ng mga reklamador. No? Ganto yung ginawa ni Popoy. Nilagyan ng grasa yan sa ibabaw. Yan. At isinalpak. Gantong-ganto yun, no? Mga lintik na reklamador, no? Yan, tapak na natin. Tutok natin sa butas. Then, ito naman ang ating pin na may washer, no? Make sure na maikakabit natin tong magkapares na to, no? Baka ma-misplace nyo, no? Magtaka kayo bakit naging anim. Anim talaga yan pag pinag-iwahiwalay nyo. Yan. O pagsamahin lang natin yan, may washer yan, ganto. Ayan, ganto, pwesto nyan. Salpak na natin. May grasa to, no? Kahit i-zoom nyo pa. Kagating ko yung tenga nyo, eh. Ayan, no? Sa mga reklamador, no? Ganto ginawa ni Popoy. Hinabaan ko na. Nakakahiya naman kasi sa inyo, eh, no? Ayan. May grasa yan, repa. Then, papatakan ng langis. Eto na yung inabutan nyo. Eto yung nakita nyo sa video. Gantong-ganto yon. Patak lang. Konti. Dahil alam nyo naman yung grasang ginamit natin. Hindi siya high temp. At kung magre-reklamo na naman kayo bakit hindi high temp ang ginamit ko, wala na akong magagawa dahil ito ang available sa amin. Kaya nga, ginagawa na natin ng paraan, lagyan natin ng konting langis. Para naman ay suwabe pa rin ang galaw niya at manatili siyang basa at manatili siyang malambot. Yan. Then itong seat ng ating spring, lagyan din natin ito ng langis para suwabe ang pasok. Ayan, pagkatapos, lalagyan natin yung ibabaw. Yan, yung ulo mismo ng pin. Ganito yung ginawa ni Popoy noon. Sa ilalim, para sure tayo, yan, pag tinulak natin mamaya, ay pumasok siya ng magaan at hindi nanlalaban. Dahil nga, may o-ring dyan, may goma, manlalaban yan. Yan o. O, diba? Medyo malambot na siya. Then, konting puwersa. At, dahil matalas yan, gumamit tayo ng basahan. Yan. Protection yan din natin ang ating sarili. Ayan, tulak. Ayan na, buo na siya. Kurasan ulit natin. Siyempre, para alam nyo na, maganda biga yan. Dahil yung basahan na ginamit natin, bago yan.
Ganda ng pasok. Then ito na ang ating spring. Huwag nyong ikakabit na ganito ha. Baliktad dyan. Marami akong kinalas baliktad. Dapat ganito. Nasa taas yung may plastic parts. Then itong ating clutch assi. Tawagin natin tropang nakatambay sa shop na malakas manghingi ng Yossi. Ah, para may pakinabang naman siya. Ayan, papihit natin sa kanya pakanan. Pag matigas, huwag itutuloy. Kailangan malambot, parang ganito. At haguran na nga natin ng liha itong ating clutch lining. Huwag niyong panggigilan, no? Baka panggigilan 'yon maubos siya at lumabas yung metal part. Yung saktong matatanggal lang yung mga dumi sa ibabaw, yung medyo madulas. Ayan. Tatanggalin lang natin ng ganito, dahan-dahan lang, huwag sobrang gigil yung naglalak na yung pisngi nyo. Then syempre lilinisan din natin gamit ang spray. Kabit na natin yung ating belt. Yung belt dapat nakaharap sa inyo yung pangalan. Bakit kailangan nakaharap sa inyo yung pangalan? Ganto, kasi hindi nyo mababasa pag nakabaliktad. Ang hirap basahin. So ito ang technique na ginawa ko. Yan, dahil hindi ko tinanggal yung harap, likod lang. Yan. Okay na. Balik na natin yung 24 na nut. Balik na natin ang 24 na nut. Yan. Impact lang. Alright, testing tayo. Ang hina ng battery. Okay. So ang ginawa natin is nilinis lang natin ang ating CBT. Yan. Nilinis natin ang ating torque drive. Alright. Okay, testingin natin to sa labas. Ano? Ayos ba o ayos na lang? Ayos na lang. Maraming salamat Pro G-Tech Works para sa pag-avail ng ating one-of-a-kind state-of-the-art na special tools.